Tapos compared po dun sa baba, medyo simple na yung ceiling niya, pero maganda pa rin tingnan. And then tingnan naman po ninyo. Some people pushing, the SUV was pulled from its precarious and powdery predicament. Speaking of predicaments, a malfunctioning water tower created a very icy one for the small town of Bolton, Mississippi. Officials say an internal level sensor froze and caused the storage tower to overflow. Add some frosty air to the cascading water and voila, you've got yourself one heck of an icy mess. When it comes to the bitter cold, one crafty Canadian decided if you can't beat them, join them. Using the freezing temps to create trippy Arctic artwork out of everyday household items and foodstuff literally frozen in time by the extreme cold. The vids were posted to social media, leaving viewers wiling out at the wintry works of art. And finally, from random stuff frozen to a vintage bridge implosion. Officials in West Virginia didn't let the cold stop them from giving this 1935 bridge over the Elk River a proper retirement send-off after 89 years of dutiful service. And by proper send-off, I mean blasting it to smithereens. How's that for going out with a bang? For Take a Look at This, I'm Jeremy Roth. Quezon Province. Make sure to shop for local products and handicrafts in Tayaba City. Sa buong Quezon, sagana tayo sa buli.
at saka saratan. Kasi ito, nabubuhay lang ito sa gubat, hindi mo na siya kailangang alagaan. Nakaisip kami ng paraan kung ano yung pwede naming gawin dun sa raw materials na yon. Isa na nga dito yung sombrero na kadalasan ginagamit ng mga sipag natin magsasaka. Ang weavers kasi ngayon, pawala na eh. This is a dying business. Kasi ito ay mga traditional na ginagawa ng mga sinaunang tao. Ngayon, wala rin man masyado nag-i-invest sa kabataan dito sa gantong business, diba? So kaya pinipreserve ko yung business na to sa tulong ng mga tauhan ko pa noong unang panahon pa lang, like 30 years ago. Mahalaga kasi na ma-preserve natin dahil gusto kong mapanatili at mapakilala ang gawang Pinoy sa buong mundo sa larangan ng paghahabi. Sa mga raw materials ng buli at ratan, pwede tayong gumawa ng mga sombrero, ng mga bags, kahit yung mga pamaypay, sa mga interior katulad ng mga wall designs, pwede rin. At sa tulong na rin ng DTI, Quezon Province, na tulungan nila ako para ma-develop yung mga products. Katulad ng mga bags, na hindi ko alam dati, pwede pala natin i-contemplate sa mga leather. Nagkaroon din ako ng ideas na bakit hindi ko tulungan yung mga local artisan dito sa community namin na bigyan sila ng gawain. Kaya at least hobby lang nila, tapos bibenta ko dito sa black market na sa ngayon naman ay tinatangkilik ng ating mga mamamayan. Dito po naman sa lugar namin, halos ang mga tao po rito kalimitan, maalam na po talaga silang magbasket, magsintas. Yung ganyan pong hanap buhay ang number one po nung panahon nung una eh. Basta po nakahiligan ko lang po nung medyo dagdalaga ako na napasama sa pagkakamba, sa paglalako. Ayan po number one ang aking produce. Yung pinakang buri product. Doon ho ako nagsimulang matuto na maigi palang mapanghortahan niyan. Kaya siya po ang pinagpatuloy ko hanggang sa nagkaasawa ko at kapamilya. Gusto ko pong matuto yung ibang hindi maalam para kumalat po kung saan man lugar magkaroon sila ng hanap buhay, kung taga saan man sila. Kaya po sa materialis po naman, huwag lang putulin ang ating puno ng buli. Marami po tayong materialis na makukunan. Nung pumasok ako sa business ito, talagang wala akong alam eh. Nagkaroon lang talaga ako ng sipag na mag-aral para matulungan ko yung mga magulang ko. Nasa ngayon ay nailabas ko na rin yung talento ko doon sa mga nasabing produkto. Maraming tumatangkilik ng produkto namin at may mga pupunta rin turista kasi nakikita nila yung interest nila doon sa produkto. Nakakarating na rin ito sa iba't ibang lugar ng Pilipinas at marami din pasalamat kasi nakarating na rin ito sa iba't ibang sulok ng mundo. Sa tulong ng expressways and highways, mas napapabilis yung biyahe ng mga produkto at nagkakaroon ng encouragement ang mga turista na pumunta dito sa aming lugar. Ang pangarap ko sa MR Handicraft ay makilala ang bawat Pilipino sa buong mundo sa larangan ng pag-hobby at paglalala. From its rich history, pristine beaches, and delicious meals, Quezon Province will easily become one of your favorite travel destinations. Sa dagat na ito, pumalaot ang magkapatid na mangingisda. Sabi ng mga taga Sitio Kapihan, puro kabutihan lang ang tinuturo ni Senyor Aguila. Parts of Batangas were gloomy as thick toxic fog from Taal Volcano blocked sunlight. Cabinet members and lawmakers praised the State of the Nation address. Patuloy pa rin ang matinding ulan at hangin na dulot ng bagyong Guring. Denise Fernandez, CNN Philippines.